Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, lalo na sa mga makakapanood nitong aking kauna-unahang devotion video. So dahil ito nga yung first time kong gumawa nito, let me first introduce myself. My name is Alia Zeril Molina. Kasalukuyang scholarship grantee ng CLCC or Change Life Christian Church. So ano nga ba yung Bible verse na tatalakayin ko para sa video na ito? Ito yung Revelation chapter 1 verses 1 to 5, a new heaven and a new earth. So sinasabi dito na, then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride beautifully dressed for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, look, God's dwelling place is now among the people, and he will dwell with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain, for the old order of things has passed away. He who was seated on the throne said, I am making everything new. Then he said, write this down, for these words are trustworthy and true. So, bali itong Bible verse na ito is umiikot lang sa, I believe kung paano nagtapos yung Bible, base dun sa reference na napanood ko before making this video. So, umiikot daw yung Bible sa creation sa atin ni Lord, then ang mga tao is nahulog sa kasalanan, which is yun yung naging downfall natin dahil ang mga tao nga ay likas na makasalanan. Kung si Adam and Eve is nakagawa ng kasalanan, what more pa tayong mga nanggaling lang din sa kanila? Hindi naman natin maitatanggi na lahat ng tao, wala namang taong perpekto, lahat ng tao nakakagawa ng kasalanan. Which is why kailangan natin ng redemption from God, from the Lord God, kaya dito umiikot yung New Testament. Yung New Testament is a powerful promise from the Lord na i-redeem niya tayo, i-redeem niya tayo sa ating mga kasalanan. So, itong redemption na to is patungo ito sa complete redemption na mangyayari lamang sa pagbabalik ni Lord Jesus dito sa ating mundo. And lahat ng ito, lahat ng ginagawa para sa ating ni Lord, lahat ng ginagawa natin, itong mga pag-worship na ito, itong mga gawaing pagsamba, or lahat ng ginagawa natin na para sa ikapupuri niya ay patungo sa world perfection. Like kung paano yung mundo nung hindi pa tayo nahuhulog sa mga kasalanan natin. Kung paano yung mundo nung hindi pa tayo napupunta dun sa downfall natin. Sa downfall nating mga tao na makagawa ng kasalanan or bago tayo maging mga makasalanan pa. So proceed naman tayo ngayon sa ating teaching. So number one, the goal of God's redemptive work is to renew the whole creation. Dito pumapasok yung healing, restoration, and redemption ng tao. Paano? So, ano bang ginagawa natin para ma-redeem tayo? Siyempre, bukod sa binabawi natin yung kasalanan natin, tinatanggap natin yung consequences para sa specific na mga nagawa natin. Si Jesus Christ mismo is ni-redeem niya tayo gamit yung anak niya. Sinacrifice niya yung anak niya para ma-redeem yung mga kasalanan natin. Which is why tayo na mga nabubuhay pa, tayong mga tao, is dapat ipakita rin natin na deserving tayo dun sa chance na pinigay sa atin ni Lord. Gumawa tayo ng mga bagay na ikapupuri niya, i-worship natin siya, pasalamatan natin siya dahil walang katumbas yung ginawa niya sa atin, yung pagmamahal niya sa atin. Ito pa lang na pag-redeem niya sa atin is wala na rin katumbas. Number two, God dwells with His people for eternity. Dito dumadami yung mga mananampalataya ni Lord. Makikita natin na, sabi nga rito, He dwells with His people for eternity.
siya na mismo yung lumalapit sa atin eh. Ang kailangan na lang natin is ibukas yung, i-open yung mga sarili natin para sa Kanya. Hayaan natin siya na mamuhay sa buhay natin. Papasukin natin yung presence niya sa buhay natin. Kaya nga, sa panahon na yun, diba, dumadami nga yung mananampalataya sa Kanya. Kasi nga, mas dumadami na sa panahon na yun yung nag-open ng sarili nila kay Lord. Yung naniniwala na sila na mas gaganda yung buhay nila and mas magbe-benefit sila kapag na mamuhay sila sa pamumuno ni Lord. Number 3, there will be no more pain, crying, sorrow, curse, and death. So sinasabi nga rito na hindi na pahihintulutan ng Diyos na masaktan tayo, tayong mga anak niya, na umiyak pa tayo para sa mga walang kwentang bagay, na mag-mourn tayo yung kamatayan. And so syempre, para saan pa tong mga lahat ng ito kung hindi din naman natin to i-apply sa sarili natin, di ba? So proceed na tayo ngayon sa application. Number 1, live a redeemed life now. Number 2, bring the future here in the present. Number 3, practice living in God's presence. So, ano pa itong dinidiscuss natin kung sa sarili natin mismo? Manifest lang tayo ng manifest na i-redeem ako ni Lord, ganito, ganyan. Kung hindi naman natin, kung hindi naman tayo umaakto ng nararapat sa kung ano man yung dapat mangyari sa atin. So, bring the future here in the present. Hindi nga, yun nga, sa gaya ng nabanggit ko, huwag tayo puro manifest lang. Ipakita natin na nagpupursige tayo na tayo mismo yung naglalapit sa sarili natin sa kung ano man yung kagustuhan natin, sa kung ano yung kagustuhan ni Lord na mangyari sa atin. Number 3, practice living in God's presence. So, lagi itong pinapaalala sa amin sa church, kung ano man, lahat ng gagawin mo, kung ano man gagawin mo, lagi mong iisipin lagi si Lord, lagi mo siyang isasama lagi sa gagawin mo, lagi mo siyang isasama sa prayer mo, dapat si Lord ang number 1 priority mo. So the last part, discussion. How does the future affect your present life now? So para sa akin, yung future ko na ngayon, na-realize ko na yung future na inaasam-asam ko, syempre maapektuhan niya yung present life ko dahil kung gusto ko talaga makamit yung future na gusto ko, ako mismo sa sarili ko, magpupursige ako ngayon in the present. Hindi na ako para mag-look back pa sa past, para mag-dwell sa past ko, kundi kailangan ko ng, I need to work on my present now for my future. Kailangan kong magpursige and syempre laging, lagi at laging para sa Panginoon dahil siya rin naman yung magbibigay sa atin ng blessing sa kung ano man yung gusto nating marating and kung hanggang saan yung kaya nating marating. Syempre, tayo yung gagawa kasi ng buhay natin, tayo yung gagawa ng future natin. Pero hindi tayo magtatagumpay kung hindi natin laging isasama si Lord sa plan natin. Dahil tayo nga mga tao, di ba, gaya dito sa naging talakayan kanina, makasalanan tayo, pero tinanggap pa rin tayo ni Lord. Niredeem pa nga niya tayo eh. So sa simpleng pagsama natin sa Kanya, sa lahat ng paglalakbay natin, sa lahat ng gagawin natin, dapat isama rin natin siya. Dagdag ko lang din, super laki ng ginhawang mararamdaman mo kapag alam mo na namumuhay ka para sa will ni Lord. Kasi kaya ka naman nabubuhay sa mundo na to kasi may mission ka. May gusto si Lord na iparealize sa'yo at malaman mo mismo sa sarili mo. Alamin mo mismo sa sarili mo. So ako personally, since hindi naman ako pinanganak na Christian, hindi rin ako fully, ano pa ngayon, fully active, pero masasabi ko na mas nagiginhawaan ako ngayon na nagiging active ako sa church compared nung Catholic pa ako. Since parang alam mo yun, nag-aalab yung puso mo na mag-serve kahit na may mga oras na hindi ka or busy ka, gagawa at gagawa ka ng oras para gawin yung kung ano mang gusto mong gawin na para sa Panginoon.